Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni KG Soon. For today's vlog nga pala ay pag-uusapan natin ang tungkol sa temporary license plate number. So ayun guys, ano nga ba yung standard at substandard na temporary license plate number? So ayun guys, gusto ko nga pala i-share to para sa mga baguhan na katulad natin para makaiwas sa mga violation or sa kahit anumang penalty pag na-checkpoint o nasita tayo ng HPG or ng LTO. No? Madami pa din kasi na hindi alam yung standard na temporary license plate number. Yan. So hindi nila alam kung ano yung ilalagay sa mismong plaka or yung sa gagamitin natin na temporary plate number. So ayun guys, katulad natin, ito. Hindi to standard guys, no? So may mali dito. Yan, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mali dito. So yun guys, bago tayo magsimula sa mga naligaw po at bago dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga video. So yun guys, let's G! So yun guys, ito nga palang video na to ay mahati sa tatlong parte, no? Ito yung nilalaman niya. Una is, ano yung kahalagahan ng standard na temporary license plate number. Yung pangalawa, kailan tayo magpapagawa ng temporary plate number. So ayun guys, yung pangatlo, ano yung standard na temporary license plate number. So ayun guys, proceed na tayo sa topic natin ngayon. So unang dyan guys, yung kahalagahan ng standard na temporary license plate number. So ayun guys, gaya nga nung sinabi ko kanina, iwas sita or iwas penalty kapag na-checkpoint tayo ng HPG or ng LTO. Kasi pag standard yung gamit natin na temporary license plate number, wala tayong magiging problema doon kasi yun yung memo ng LTO. So yun guys, paalala lang, hindi tayo ubra gumamit ng temporary plate number. Yung nakalagay is for registration as a temporary plate, no? Hindi natin pwedeng gamitin yun kasi for registration pa lang yung motor natin. Ibig sabihin, wala pa tayong ORCR, hindi pa tayo valid na mag-travel or mag-long rides, no? So, kailangan pa natin antayin yung ORCR natin para makapagpagawa tayo ng temporary plate number para makapag-travel tayo, no? Or makapag-long ride. Ayan. So, yun guys, proceed na tayo sa pangalawang part ng topic natin. Ito nga pala yung kailan tayo magpapagawa ng temporary plate number. So, yun guys. Unang-una dyan ay kailangan may ORCR na tayo, no? Kasi dyan natin ibabase kung ano yung ipapalagay natin sa standard na temporary plate number. Yan. So, yun guys, dito tayo magbabase nyan sa CR, guys. Dito sa kulay dilaw, no? Yan. So, dito tayo magbe-base nyan, guys. Yan, dito. Nakalagay dito yung MV file number natin at yung plate number. Pero kadalasan yan, guys, kapag may ORCR na tayo, yung kasa nga pala yung nagpo-provide ng temporary license plate number. Yan. So, minsan kasi hindi talaga nagbibigay ng ganon, katulad nung sa kasa ko. Kaya ako na lang mismo or tayo na lang mismo yung magpapagawa ng temporary license plate number natin. So, yun guys, may ORCR na tayo. Dito tayo magbe-base kung ano yung ipapalagay natin sa temporary plate number natin. Ano? So, yun guys, dalawa yung pagpipilian natin na pwedeng ilagay. Pwede yung plate number or yung MV file number. Ayan, dito sa taas nyo makikita yan. Pero guys, kung gusto nyo ilagay yung plate number nyo, kailangan nyo pang pumunta sa pinakamalapit na LTO branch para humingi ng authorization letter para magamit nyo yung plate number na nakasaad dito sa CR nyo, no? Hassle nga lang guys, saka abala. Kaya ang recommend natin guys is ito na lang yung gamitin natin, yung MV file number. Ito, yung nasa taas guys. Hindi na natin kailangan ng kahit anong authorization letter. Kasi ang nakalagay sa memo ng LTO noong January 11, 2017, ito yung sabi dyan guys, the file number shall be used as temporary license plate number. So yung file number guys is ito yun guys. Yung MV file number, yung makikita nyong mahabang number dito. So para iwas hassle guys, MV file number na lang yung gamitin natin, ano? So magpo-proceed na tayo sa pagpapagawa ng standard na temporary license plate number. So yun guys, proceed na tayo sa part 3 ng topic natin. Ito nga pala itsura ng standard na temporary license plate number. Ayan. Ito yung susundin natin guys, ito yung in-issue ng LTO para sundin natin as a standard na temporary license plate number. So makikita nyo dyan, nandyan na yung mga sukat guys. Ayan. Then sa taas makikita nyo may registered
At yung font naman is pare-parehas lang na Arial na Row Bold. So, yan guys, nakalagay registered. Tapos yung MV file number natin. So, yan guys, ito maraming naguguluhan pa dito kung ano yung ilalagay natin kasi hindi pare-parehas yung ibang nakikita natin sa kalsada, no? Ito guys, para malinawang kayo, ito yung ipapalagay nyo. Yan, nakikita nyo yun dito sa MV file number natin. Hindi lahat yan na number ay ilalagay natin. Kumbaga, may tatanggalin tayo dyan na number. So, ang susundin natin is ito, 0301, yung dash, tapos ito yung tatanggalin natin guys. Ito yung itong apat na number or yung apat na zero sa MV file natin. Ang ilalagay lang natin dyan guys is yung mga sumunod na number. Katulad ditong sa akin, 139978. Yun lang ipapalagay natin. Katulad nito. Yan, 0301 139978. Yan. So, yun guys, yun lang yung susundin nyo. Itong apat na number, tapos tatanggalin lang yung apat na zero, then proceed kayo dito. 139978. Yan. So, susundin nyo yung MV file number nyo guys, wag yung sa akin. Yan. So, dito sa left side o sa kaliwang bahagi, dito sa pinakababa, dyan nakalagay yung region. Kung anong region kayo nagpa-registro, no? So, dyan nyo ilalagay. Sa akin, ang nakalagay, region 3. Ayan. Then, sa kanan, sa baba, pinakababang kanan, is yung dealer. Yan. Ang ilalagay nyo dyan, guys, kung saan kasa nyo kinuha, kung sa Wiltec, sa Honda, Yamaha, etc. So, dealer. Pangalan ng dealer nyo, no? So, ayan guys, dyan ako nagkamali. Yan. Ang nilagay ko is ito, yung Jaika. Yung pinagsamong pangalan namin nung ano, nung partner ko. Jaika. So, yan. May penalty yan, guys. Mali na yan kapag pagkaganyan. Hindi na standard yan. So, ang standard is ito. Yan. Itim yung font at yung background niya is puti lang. Hindi kayo pwedeng gumamit ng iba pang kulay, no? Kasi hindi na standard yon or substandard na yon. May penalty na yun, guys. Kumbaga, ang penalty nun is 5,000, ano? Oh, no! Kaya itama na agad natin yung temporary plate number natin kaysa magbayad pa tayo ng mas mahal, no? So, ang babayaran nyo lang naman sa, ano, sa nagpapagawa nito or yung gumagawa nito is 150 to 250. Kasi itong pinagawa ko, 250 to sa... Kasi itong pinagawa ko is 250 to eh. Sa pinagpagawan ko. So, mamili kayo, 250 or 5,000. So, sumunod na lang tayo sa, ano, sa standard, no? Yan, para iwas aberya. So, yun guys, yan yung itsura ng standard na temporary license plate number. So, screenshot nyo na lang to guys, para ito yung susundan or susundin nung gumagawa ng plate number, no? Itong temporary plate number. Yan. So yun guys, yung topic natin ngayon, yung standard na temporary license plate number. So yun guys, sana nakatulong at nagustuhan nyo yung ginawa natin video ngayon. Ayun guys, paalala lang, gumamit kayo ng standard na temporary plate number, no, para makaiwas kayo sa penalty, no, or sa kahit anong violation. Saka isa pa guys, wag na wag nyong gagamitin yung motor nyo na hindi pa nakarehistro, no. Kasi kapag nahuli kayo ng HPG or ng LTO, mas malaking ano yan, mas malaking penalty yan or violation. 10,000 yan guys. Oh, plus no! I-impound pa nila yung motor nyo, no? So correct me if I'm wrong. So iwas na lang tayo sa kahit anong violation at magkaroon tayo ng record sa LTO. Ayan guys. So yun guys, sa mga naguguluhan pa po, please comment down below na lang para masagot natin kung ano man yung katanungan nyo. So ayun guys, dito na rin muna natin tatapusin yung video natin. Please share na lang po yung video natin para makatulong pa sa mga katulad nating mga baguhan. So ayun guys, dito ko na lang muna tatapusin yung video natin. Sa mga naligo po at bago dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video. So ayun guys, see you on the next one. Ride safe, God bless as always. Rock, paper, peace. Burger.